Hello and good day, my dear students. This discussion now for our finals is why is there is this long delay on our lessons? Because you had already advanced in the discussions, okay? So now the last part is the philosophical frameworks of ethics, no? Now, when we speak about philosophical frameworks, when we speak about frameworks, these are the let's say ito yung mga scaffolds, no? Para mas maintindihan natin yung ethics, no? Sabi nga natin, ethics is a general, is a wide understanding, is a wide body of knowledge, no? Na meron ba talagang set of normative ethics? Meron ba talagang tayong isusunod? What is ano ba talaga yung dapat natin gagawin? So, pero sinasabi din naman na ethics na dapat ito lang ang gagawin mo, maging mabuti ka lang, ganun-ganun. Pero, based on the philosophers, how do they understand now or what is their perception of ethics, no? So we are going back historically. Again, we are going back historically, beginning from the ancient period, going to the medieval, going to the modern, postmodern, and the present time. Okay? So let's begin now with Aristotelian ethics. And we are familiar with the name Aristotle, no? In the realm of philosophy and in other fields, no? So let's now have Aristotelian ethics. So based on the Aristotelian ethics, it is what we call as virtue ethics or character-based ethics. When you speak about virtue, now these are normative ethics. This is normative ethics, wherein it came from the Greek philosophy arete, meaning excellence or virtue, phronesis, practical or moral wisdom, and eudaimonia, happiness and flourishing. A right act is the action a virtuous person would do in the same circumstance. Okay, let's start it or let's do it one by one. Arete, excellence or virtue. When we speak about virtue in its basic English, ito yung mga nakasanayan na natin eh. Yung una, habit pa lang natin na, halimbawa, una ay, like, the habit mo lang mag, para araw-araw, naglilinis ka ng bahay, no? Kasi ayaw mo na madumi. Pero habang tumatagal yung araw-araw na yan, no? Nasasanay tayo. At yung pagiging nasanay natin, nadala na natin, sa buhay natin, hanggang tumanda, that part na siya ng virtue. Anong virtue na yon? It is cleanliness, pagiging malinis. Okay? Phronesis, practical or moral wisdom, no? Una, ito yung sa phronesis kasi para sa madaling sabi, more on the intellectual, no? Na alam mo sa theory, ito yung dapat mong gawin, so yun yung mga sinusunod mo, ganun. Pero hanggang dun lang yung limit nun eh, ni phronesis, pero we have eudaimonia. Hindi lang basta tama yung ginagawa mo, but nag-e-enjoy ka sa tama na ginagawa mo kasi meron na sinusunod natin yung tama, pero minsan labag sa kalooban natin. No? Sinusunod natin yung alam natin makakabuti, pero minsan nakakapagod kasi parang sumusunod na lang tayo sa sistema. Kaya nga, ang last niyan ay si eudaimonia. Ano ibig sabihin ni eudaimonia? It is happiness or flourishing. You are happy and growing at the same time. No? Lumalago ka doon sa iyong mga ginagawa. Kaya nga, a right act is the action a virtuous person would do in the same circumstance. Ibig sabihin yan, no, kahit napakasama na ng sitwasyon, no, ikaw, iisipin mo pa rin ano yung ikabubuti, ano pa rin yung tama. Hindi porket, halimbawa, may nakilala kang tao, mabait yung tao, so mabait ka din. No? May nakita kang masamang tao, so inangasan mo din, nagmaangas ka rin dun sa tao na yon. Pero, if you had imbibed the character of being morally or a moral person, may nakita kang mabait na tao, mabait ka makipag-usap. May nakita kang loko-loko na tao, mabait ka pa rin makipag-usap. So, you embrace now that character na pagiging mabait. Okay? So, I hope you understand that. Next, let's have now the main discussion of Aristotelian ethics, which is eudaimonia. Hindi na tayo magda-delve deeper, but we go directly to the point. Okay? So,
Eudaimonia is only reserved for a human being. Nakalagay dun kanina, it is flourishing. No? When we speak about flourishing, it is the same like of a plant. Nakapag diniligan mo, nakapag inalagaan mo, nakapag, di ba, minsan ka kinakantahan, kinakausap yung halaman, di ba, lumalago yung halaman na yan. No? The same as with the human person. Okay? So, the same as with the human person na kapag marunong mong pakisamahan, marunong kang bakinig, kausapin, no? Yung talagang pinapakita yung halaga at importansya niya bilang tao, there we could come to understand that, ano ba, yung value na tong taong ito, so meaning, go-grow yan, lalago yan tao na yan, no? Na, ah, hindi lang pala ako ito, ganitong tao. Kasi meron tayong mga, merong mga tao na down na down yan. Ibig sabihin, eh, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao. Kaya yung kapwa-tao din dapat ang magpakita ng respeto at nung kahalagahan niya. Para lumago rin siya na hindi lang basta negative yung natatanggap niya sa buhay. Okay? So, that's what we meant by eudaimonia or the flourishing. Eudaimonia is person-focused rather than action-based. Okay, let's check on this. Person-focused rather than action-based. Okay, ganito lang yan kasimple. Because, why? Kasi the person has this virtue or the moral character. Ito yung sinasabi natin na tinetrain natin palagi. Yung virtue or yung moral character natin. No, to be a righteous person. To do what is right and to avoid evil. Okay? Because the person is the carrier of the action. When we speak about carrier of the action, siya ang nagpapakita ng kanyang mga galaw, mga kilos. And also, siya rin ang nagbe-bear ng consequence ng kanyang action. Pero let's not take the word consequence in its negative form. It's not negating. Consequence is not negating always, but there is a good consequence din naman, no? When we speak about good consequence na kapag gumawa ka naman ng kabutihan, for sure, bababalik naman sa'yo yung kabutihan, eh. May consequence man na masama, no? It's very minimal, okay? It's minimal. So, consequences of the action, sasabihin pa natin, kahit masama yung ginawa mo, sometimes nakikita pa rin nila there is good in every situation, sasabihin pa nga nila. Diba? So, as the carrier of the action and also as the recipient of this of the consequence of the action, no, we would come to understand that tama, the person is the main focus of the action. Hindi siya dun sa action eh. Kasi titignan ano ba yung background ngayon ng tao. Bakit kaya siya ganito siya makisama? Bakit ganito siya makiusap? Diba? So, these are the things that we need to consider. Kaya it is person focus. Baka naman may kinalakhan siya. Ano yung kinalakhan niya? Diba? So, that's it. Now, let's have telos. The telos is the ultimate end, the purpose, intent, end, and goal. Sa madaling sabi, lahat ng action natin, no? Ano ba yung purpose mo kung bakit mo ginawa yung action na yon? O, ulitin ko. Ano yung purpose mo kung bakit mo ginawa yung action na yon. Pero, no? No, maintindihan natin, may pinakadulo talaga itong mga ginagawa natin. Okay? So, the inherent purpose, more likely to be essence, no? Kaya mo ginagawa yun dahil doon ka nagiging masaya, doon ka lumiligaya, doon ka nagiging komportable, kampante, lahat-lahat na yan. Okay? So, inherent purpose, most likely to be essence. Now, una sa mga bagay, halimbawa na lang, no? Halimbawa, okay? I have here a highlighter, okay? I have here a highlighter. Anong pinaka-purpose ng highlighter? Ang pinaka-purpose ng highlighter is to highlight, no? Pag nagbabasa tayo, no? I-highlight yung mga text, important texts, para mas madali natin siya maintindihan, no? Or yung iba naman, ginagamit sa cross-stitch para maging guide, okay? So, that's the purpose of this highlighter. Okay. Now, kung ang highlighter nga may purpose, how much more you as a person? Di ba? Again, kung yung isang bagay nga may purpose kaya yan ginawa, how much more ikaw na tao? Okay? So,
we must look at the end of it as the summum bonum, which is the ultimate good. However, the summum bonum, no, in the next discussion would be Thomistic philosophy, no. Maintindihan natin ano ba yung sinasabi ni St. Thomas of Aquinas dito sa ultimate good na to. But for Aristotle kasi, for Aristotle, ang sinasabi niya na the ultimate good is the ultimate good from the purpose of our actions, no? Yung tao. Ano ba yung pinaka-essence niya, no? So, that's what we meant by this, the whole telos. And telos and eudaimonia, ano ba yung connection nilang dalawa? Telos means function and or the essence, and eudaimonia is the happiness and state of well-being. So, therefore, telos is at times equated to eudaimonia since it is the end of man's action happiness. Okay? But, at times equated. Bakit natin sinasabi at times equated? Pero hindi naman sila at the same level. Okay? Pero, the mere connection of telos and eudaimonia is dapat pati yung action natin, yun yung sinasabi ko kanina, hindi lang basta tayo sumusunod kung ano yung tama, kundi dapat ma-imbibe na natin, dapat maging character natin ang paggawa ng tama. Okay? At yung character na paggawa ng tama, dapat yun yung doon tayo masaya. Hindi lang basta ginawa mo yung action na yun dahil sumusunod ka, kundi dahil yun yung tama at dapat maging masaya ka doon kasi tama yung ginagawa mo. Okay? So, that's now the connection of telos and eudaimonia. So, virtue as a habit. So, virtue, behavior showing high moral standards. Habit means settled tendency or usual manner of behavior. Virtue as habit, meaning high moral standard that becomes a manner. Ito yung kanina pa ulit-ulit ko lang sinasabi to. From eudaimonia to the virtue as habit. So, character more than laws. No? Kasi, ang mga batas ay naisulat yan dahil para maparusahan yung mga masasama. Hindi naman gumagawa ng batas, no? Para parusahan yung mga gumagawa ng tama, di ba? Wala namang ganun, no? So, when we speak about laws must be present, no? This is simply stating na hindi lahat ng batas ay nakasusulat doon sa konstitusyon. Kundi may mga batas na hindi kailangan isulat, kundi kailangan natin gawin dahil alam natin yun ang tama. No? Hindi naman nakalagay sa batas na kailangan mo maglinis ang bahay araw-araw. Hindi naman nakalagay sa batas na, na kailangan ikaw magsasain ng kanin, maglalaba ka. Wala naman ganun eh. Pero part yun, paggawa ng tama yun, di ba? Kasi tumutulong ka, di ba? Hindi naman nakalagay sa batas eh. Di ba? So, hindi naman talaga lilitaw ang batas kapag talagang tama yung ginagawa natin. Okay? So, laws are present because of the bad. Yan. But, when you speak of virtue as habit, dapat tayo mismo mga tao, no? Kahit sana wala ng batas eh, pag alam lang natin gumawa ng tama. Okay? So, virtue as habit. Then, let's see this matrix. Aristotle, so, nasaan ba si virtue? Vice, deficiency, vice, excess. Okay? Isa, sumobra, isa, kulang. Pero si virtue, nasa gitna. The golden mean. Okay, halimbawa, coward, pagiging duwag. Ito naman si recklessness, na sobrahan sa pagiging maangas. Pero, ano ang golden mean? The virtue of courage. Okay? Then you assess the situation, no abilities, do the right action, find the right way to act. Okay? Ganun lang yung kasimple, no? Halimbawa, pagiging duwag, ayaw mong involve yung sarili mo. Pagiging reckless, baka ikaw pa ang pasimuno ng kalokohan. Pero, hindi yon. Dapat, nandun tayo sa golden mean na magiging courageous lang tayo dahil alam natin yung dapat nating i-action sa certain situation. Okay? So, virtue is a practical knowledge. Habituation becomes now your character. Kaya nga, virtue as habit. So, that's the philosophy of Aristotelian ethics. I hope you have understood the discussion. I hope you have learned something. Thank you. Keep safe and God bless everyone.